So, makikita nyo yung saan kami kumukuha ng gulay and yung mga ibang binibili namin sa palengke. So, pangit lang yung timing ngayon na mava-vlog ko na pupunta kami sa palengke kasi muulan. Kaya typical na wet market, wet din ang labas. Yan. Meron kami. Antay muna kami. Ayun. Ito si Kuya oh. Suki ako sa parking. Meron agad ako space. Yan, doon ako. So, dito na kami sa palengke. Pakita ko lang no, itong labas. Ang maganda dito sa palengke, maayos na yung parkingan, hindi nasabog. Parang mall style na rin ng palengke. Pakita ko lang ah. Ayan. Kita mo na mga kotseng nakapark yan, no? Hindi yung typical na sabog. So, organized na rin. Dati kasi hindi eh. So, ngayon, okay na rin. Tapos, ito yung pinakapalengke niya. May supermarket doon. Tapos, dito tayo mag-entrance dito. Yan, yan o. Makikita mo yan. So, pinapakita ko lang yung paligid. Tapos, dito si Kuya kanina. Yon yung guardia doon. So, okay na tayo dyan. So, may isang daan pa rito yung palengke. Pero dito muna tayo sa isa para mapakita ko sa inyo. Una natin pupuntahan yung aming suki sa gulay. Ayan. So, matagal na kaming dito kumukuha rin ng mga supplies ng karne, gulay. So, in short, kung saan-saan naman kami kumukuha, mahirap din kasing isa lang ang kukuhanan mo. Paano pag nawalan, di ba? So, ito pala siya. Dito yung mga niyog. Dito yung mga lumpia wrapper. Ayan. So, dito na yung mga karne, manok. So, ano. So, diretso tayo kay Suke. Ang pangalan niya pala ay si Shane. Siya yung contact person namin. So, ito pala si... Sa prutas naman, ito yung suki namin, si ate. So, ito pala si Miss Shane, no? Ayan, no? Naka-itim. Busy pa, busy. Musta? Ayan, dito yung gulayan niya. Sige lang, okay lang. Tapusin muna sila. Pagkapos na nila. Pero yun, nakita mo yung binuhat niya, naka-ready na. Minessage na namin yun kagabi. So, yung message namin, lahat ng mga kailangan namin, niready niya na kanina. So, sinabi ko na lang yung oras na punta namin para pick up na lang. And then, babayaran namin ng GCash. Hindi, minsan GCash, minsan cash. Depende kung anong mayroon available sa amin. Ate, Shane, hi ka naman. Yeah. Para makita ka naman sa ano. Nagtaka ka pa sa Green Winds, no? Hindi, meron kaming ano, ngayong gabi, delivery, 200 na tao. Marami. Kaya nga sabi ko, tama lang din na nagtaka ka, baka minsan mali yung type, di ba? So, magkano lahat? I-GCash na lang ni Mrs. Oo. Sige, ito yung pakita natin listahan. Yan, ito lahat. May batch 1, batch 2. Yung kaya dalawang supot yan, batch 1, batch 2. Ah, tatlo. So, yung dalawang to, batch? Ito, dalawang. Batch 2. Ito yung batch 1. Ito yung batch 1. Ah, okay. So, ito lahat, 2-9. Ito kasi yung breakdown niya. Yan ang breakdown niya. So, dalawang papel yan. Ito yung isa, yan. So, all in all, saan ba yung total nga ulit? Ito. So, all in 2-9. So, thank you kay Shane. Inayos niya na. So, ito ulit, no? Batch 1 and batch 2. Yung isang batch magkasama at yung isang batch solo. So, ikakarga muna natin ito and then doon tayo sa susunod. Kasi meron din ako listahan ulit kung ano pa yung mga kailangan dito. Dexter dako ko. Dexter. Thank you. BF Resort. Sige. Meron na naman nakapansin kung nagbablog ako, nagpa-add.
So ngayon, next task tayo. Meron din palang mga cellphone nandito sa loob. Yan. So next task tayo sa listahan. Yan, kuha tayo nito, Angelica. Dito mas medyo mura-mura dito kumpara dun sa kinukuha na ko sa plaza. Nakarga na natin yung bigas. Next task ulit tayo. Hanapin si Richie. Kung makita si Richie ah. Kasi kailangan natin siyang mahanap kasi may mga karga na rin siya eh, no? Para matulungan natin. May listahan din kasi siya na kailangan niyang tapusin. So, next task. Hanapin si Richie. Okay. Ah, okay. Doon pala kumukuha si Richie. So, yan. Kaka-vlog ko, hindi ko siya napansin. Kasalubong ko na pala siya. Sado ako nakafocus sa camera. Yan. So, ito yung isa, oh. Palakas ng palakas yung ulan, eh. Dito tayo sa kabilang side naman. So, babalik pa ulit kami. Tapusin namin yung listahan. Chi, ano na yung natapos mo sa listahan? Ito lang. Yung itlog, meron na? Meron na. One tray? Saan? Ito. Ah, ito na pala. So, tinatapos na lang ni Richie ito para makaalis na kami dito sa palengke. Last na ba to? Okay, para alis na tayo. Tika, itlog, uling. Yeah, si Richie, may sariling budget din siya. So, mamaya na kami magkukwentahan pag natapos namin lahat. Basta importante, may listahan kami kung ano yung mga pinamili at yung presyo. Si ate nagsusukli. Okay na. Mission accomplished na kami dito sa palengke. So, doon na kami sa susunod, yung karne. Pupunta kaming fresh options para sa manok, yung baboy at beef naman. Doon sa isang suki naman namin, parang talipapa naman siya. So, ano pa lang kami? 1/3 pa lang kami. Oh, may grocery pa pala. So, 1/4 pa lang kami ng mission. Dito na kami sa Save More. Next task. Pero may napansin kami. Nakita niyo yung coaching yun. Saan ba? Ito. Yan. Dali ah. Ayan. Tignan mo yung nangyari yun. Hindi namin alam ano nangyari. Makikiano tayo. Parites. Anong nangyari dyan? Paano wala ng preno, sir? Top. Dito nakapark. Kaya kasi nakita. Ayun yung una ko napansin eh. Diretso dito. Wala pa may-ari. Ah. Okay, tingnan mo 'yung nangyari oh. Dire-diretso siya sa hagdanan. Lapitan natin. Ano mo? Ganda 'to. Nakalimutan siguro i-handbrake 'to. Ayan, dito kasi siya naka-park. Dito oh. Tapos all the way dito. Dire-diretso siya. May tao ba yung dumiretso? Ano si dragon, David? Ah, tapos dire-diretso siya. Hindi niya alam na hindi pala siya naka-preno. Ah. Hindi niya naramdaman na... Ang isipin na lang natin, buti na lang dyan. Kano kung dire-diretso siya sa highway, baka may natamaan pa siyang iba, di ba? Mas ano pa. Well, ganun talaga, hindi mo maano ang aksidente. Okay, tapos na kami makiparites.
Ay, grocery na tayo. So, ang nangyari, babae yung driver. Tapos, unti-unti na siyang, anong tawag doon? Unti-unti na siyang bumababa. Hindi niya namamalayan daw. Hindi niya, nagpanik siguro. Hindi niya na naapakan yung preno. Hanggang dumiretso siya doon. Buti na lang, sinalo siya ng hagdanan, hindi na siya dumiretso sa highway. Oh, isa lang. Kung dumiretso siya ng highway, baka may na-damage pa siyang ibang kotse o tao, di ba? So, bayad time. So, gagawin namin, uwi muna kami, i-unload namin lahat ng pinamili namin dito at sa palengke. And then, babalik kami sa karne, sa suki. So, dito tayo ngayon. Suki rin namin. Dito kami kumukuha rin minsan ng mga baboy at baka. Ayan. Ito si Richie, oh. Ayun si Miss Cherry. Miss Cherry! Ayun. Yun, dito kay Miss Cherry, no? Check natin. Dito rin kami kumukuha minsan ng mga gulay. May mga gulay rin sila, yan. Diba? Isa to sa matagal na naming supe. Ayusin na ni Miss Cherry yung babayaran namin. I-Gcash na lang namin. So, ito pa. Dito ulit yung mga karne niya. Great job! May itlog, kompleto. Yan. Soft drinks. Sa fresh option kami. At may delivery ng manok. At swerte kami. Fresh na fresh yung laman natin. Yan. Ito si Kuya Edo. Siyang magtatanggap ng bagong deliver. At yung order namin. Fresh na fresh, no? Bagong deliver. So, ang kailangan kasi namin, 18 kilos ng breast fillet, 14 selpan. And, ilang kilo kailangan natin sa ready heat? Halos 6 kilos naman na Thai fillet. 4 at saka 2.6. May delivery po kami mamaya ng ting selpan, good for 200 persons. Pack dinner. So, dun po sa nag-order sa amin, thank you po, no? And condolence po pala doon sa inyo and sa family niyo. Kaya po ako nag-condolence doon sa family na nag-order. Kasi po, i-deliver po namin yung 200-pack dinner sa Burol po mamayang gabi. Ito si Kuya Ed, yung bagong deliver na manok, binifilet niya na. Super fresh yan. So, medyo antay-antay tayo. Marami-rami kisa tayong order. Okay, good for 200 person. Ito. So, i-deliver natin to sa isang Burol. So, yun. Pinakita ko na yung order nila, no? Chicken teriyaki, ano? Chicken teriyaki and then green beans with green beans. So kung nandun na tayo, hindi ko na siguro kukunin hanggang loob kasi respeto na lang tayo sa patay, no? So yun, good, maganda to, blessing sa amin dahil another maramihang orders. So tara, larga tayo. Kalalabas lang namin ng River Drive. Papunta na kami ng main road ng Las Piñas, alabang sa Pote Road. At yung destination namin, yan, yung nakikita nyo. Yung pinakatumbok na yan. Tatawid lang kami, yan na mismo. Yung kulay puting yan sa street. Porinaria. So ito yung food box namin. Nandito na kami sa Porinaria. Doon daw yung gumamela. So hanggang dito na lang yung video ko. Para respeto lang tayo sa namatay. Ayan. So dadali na namin yan doon. Kami ni Richie. Sige po. So yun, tapos na kami ni Richie. Na-deliver na namin. On the way na kami pa uwi. Para makapagpahinga na. Lalo na to si Richie. Pagod na pagod to. Kanina pa to, non-stop. Ako kahit papano yung tanghali. Naka-idlip ako. Pero sila, simula yung nakita nyo kanina, no, palengke kami.
tuloy-tuloy sila. Kaya masarap-sarap ang tulog nito. Tsaka habulin niya pa si ano, si Tanggol. Panunood pa to ng batang kaya po. Ayun. Sige po.